Try and see Ako TV, your kapatid channel. Ang videong ito ay reaction lamang sa kababayan natin na nagkomento sa isa sa ating mga post na wala di umano heritage ang mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo, Church of Christ. Nais ko lang linawin na ang gagawin po nating reaksyon ay hindi pagpatol sa kababayan natin ito, kundi upang ipakita sa kanila na may ambag din ang Iglesia ni Cristo sa kasaysayan ng ating bansa. Ngunit nais ko din ipabatid sa lahat na wala po tayong intensyong saktan ng damdamin ng iba, kundi ipapahayag lang natin ang katotohanan nangyari noon sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. Tara, simulan na natin. And see Ako TV, your kapatid channel. Taong 1521, ang unang madiskubre ni Magellan ng Pilipinas na nooy mayroon ng kani-kaniyang mga pamayanan at pamahalaan. Dala ang krus at espada ay sinakop nila ang mga isla at ipinangalan ng bagong tuklas sa mga lupain sa nooy hari ng Espanya na si King Philip II. At simula nooy nakaranas ng pangapi, pang-aabuso at pagyurak sa karapatang pantao ang ating mga kababayan sa kamay ng mga Kastila. Ginamit nila ang krus upang ipakilala ang Katolisismo at naglagay ng isang sistemang pang-edukasyon at pang-tura maging ng pang-politika. Sa pilitan nilang pinagtrabaho ang ating mga kababayan na walang bayad upang magtayo ng mga gusali, kalsada, tulay at mga daang tubig. At ang pinakamasaklap sa mga sapilitang paggawa ay ang pagtatayo ng mga simbahan na ang ilan sa mga ito ay nakatayo pa magpasa hanggang ngayon. At sa mga simbahan ding ito ay naganap ang mga pang-abuso sa ating mga kababayan na nakatala mismo sa aklat ng ating kasaysayan na hindi maitatanggi ni naman. Ang tanong ko ay ito, ito ba ang heritage na ipinagmamalaki ng ating mga kababayang Katoliko? Dapat ba nating ipagmalaki ang ganitong uri ng kasaysayan na umiral sa atin noong panahon ng pananakop ng mga Katolikong Kastila? Huwag nawang mangyari. Dahil ang Iglesia ni Cristo kailan may hindi ng abuso, ni nang alipin man sa ating mga kababayan, ni inapakan man ang kanilang mga karapatan para lamang ibahagi ang dalisay na aral ng Diyos, ang lahat ng mga gusaling sambahang ipinatayo at kasalukuyang ipinapatayo ay galing sa mga kusang landog at abuluyan ng mga kapatid na sinisinip ng pamamahala para sa banal na gawain ito. Ang lahat ng mga taong gumawa o gumagawa ay ginugugulan at hindi pinababayaan. Hindi tulad noong panahon ng mga Kastila na sapilitan nilang pinagawa ang mga tao ng walang bayad. At masasabi ko na mas ipinagmamalaki ko ang Iglesia ni Cristo dahil saksi ang mga gusaling sambahang ito sa mga sakripisyo, sa mga pagluha, sa mga paghikbi at sa mga banal na pagsamba ng mga kapatid sa Panginoong Diyos na nagpapalakas sa kanila. At ito ang tunay na heritage na masasabi kong tunay na may pagmamalaki.